So what's up guys? Andito na naman ako, ang inyong online judge. Siyempre walang iba, kundi Judge Jinan. So, last battle sa round 2 mga kumag. So yung tatlo, na-upload na natin yon noong last 3 days. So araw-araw naman tayo nag-upload. Pero this time, ito na yung pang-apat na battle sa round 2. Kasi inuna natin yung bracket B, pinakababa. Tapos nung napunta tayo sa bracket A, baba din na, yung baba din yung inuna natin. So ito yung pang-apat na battle sa round 2. It's Zaki versus Romano. So ayun. Nakita ko to sa Facebook nung time ng battle na to. Nakita ko sa Facebook na medyo mainit yung laban natin. May tulakan. So, tignan natin kung bakit may ganon. Kasi, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, ng mga last reviews ko, itong sunugan sa Kumu Season 1, ang napanood ko lang dito, yung lip cram Zaki. Pati yung sa kabila, hindi ko nga napanood yun. Yung pistolero Unico, hindi ko rin napanood yun. Yung lip cram Zaki lang talaga yung napanood ko. Pati yung Zaki, tsaka pistol, yun na napanood ko. Eh, yung buong bracket na to, wala akong napanood dito. So, ayun, first time natin papanoorin tong Zaki Romano. Yun nga, sabi ko nga, nakita ko sa Facebook na nagkakatulakan. Tignan natin kung ano nangyari sa laban na to. So, ayun, pisa na natin to. It's Zaki vs. Romano. Last battle na re-reviewin natin sa round 2. Tapos proceed tayo agad sa semis at finals. Let's go! Pala, hindi ko na pala bibigyan ng insights kasi alam ko na kung sinong panalo dito. Gagawin natin, i-judge na lang natin to per round. Syempre, yung typical na judging ko, 10 points, ayan. Alam nyo na yan, pang 65 na natin na videos to. So, kung nakasubaybay talaga kayo, alam nyo na yan kung paano ako mag-judge. No bias. Let's go. Game? Yo! Dating Ransom, naging Saki. So gory yung talas ba galawan? Kaso impis utak, hinayupak, ang tumalas, katangahan, palit pangalan. Martial B sa paliparan, kaso alam pinagkaiba. Imbis sa kasaysayang pangalan mo, mas trip ko yuket sa lapida. Ha? Kasi mga pasaki man o ransom, hanep ang tanga. Mas banu pa tong ransom don sa dating akata. Kapag ako nagpalit ransom, tang inasulit talaga. Hindi lang pangalan, pati tong champion, papalitan ko na! Ha? Papalitan ko na, ano usapang jokes? Jokes? Ha? Ano usapang jokes? Pwes yung tatay mo, ililibeng ko yun sa hukay. Sa sobrang galing ko mag-joke, sisiguraduhin kong masaya siya sa kabilang buhay. Patunay, huli kong round sa unang round nag-joke. Kaya ano palad yung laro mo? Tangina ka, sanay ka lang mag-fake joke, kaya ko mag-joke hanggang dulo. Ano usapang bars? Bars? Hindi ako malakas sa ganun. Pero sobrang lakas kong mag-rebat, baka gusto mo ibalik kita doon. Ha? Kasi tahimik lang may tira. Maganda nun. Maganda yon yung linya na yon. Hindi ako malakas mag-bars, pero... Ano yun, sabi niya? Bars? Hindi ako malakas sa ganun. Pero sobrang lakas kong mag-rebat, baka gusto mo ibalik kita doon. Yun, yun. Sobrang lakas kong mag-rebat, baka gusto mo ibalik kita doon. Yung ba- ang ganda ng setup doon sa bars, kasi ang unang sabi niya doon na bars is yung bars, yung sa mga bara, ganto ganyan, yung mga multis, ganyan, mga punchline. Yun yung sinasabi niya doon, naka-quote yun na bars. Tapos bigla niyang sinabing hindi ako malakas doon. Malakas ako mag-rebat, baka gusto mong ibalik kita doon. So, nalihis yung point, ang sinasabi ni Romano doon sa baka ibalik kita doon, yung bars na yun is kulungan. So, alam naman natin sa mga kakapanood ko sa battle ni Zaki, lahat ng angle sa kanya puro nakulong, nakulong. So, tumatak na sa isip ko yun na si Zaki is nakulong nga. So, ayun yung sinasabi ni Romano dito na bars, yung ibalik kita doon sa bars, yung kulungan yun. So, ayun. Ha? Kasi tahimik lang may tira. Tahimik lang may balak pumatay. Di ba't naniniwala ka sa ganon? Pwes pinapangako ko sa'yong hindi ako tahimik pero kaya kitang patahimikin ngayon! Ha? Kasi
Kapanukopyang Marino. Panukopyang Marino lang yung steel do. Hindi naman legitimate yung C. Patay sa akin tong impersonator na parang si Jason B. Advance na to sa next round. Palis tong posi pay kasi nasa akin ang susi sa semis at wala nang duplicate sa key. Sa key? Tang ina mo, Likram. Sa key? Ah, kasi ano nga bang meron sa sakin? Marami. Kasi meron ng sa... Sa Saki, meron pang key na kasama. Meron ding A to C sa Saki, kapag pabaligtad mong binasa. Meron ding AK sa Saki, pero di ka pa rin putok sa masa. Maraming meron sa'yo Saki, ibubuga lang ang wala ka. Ha? Ibubuga lang ang... Lakas. Ang lakas ng round 1 ni Roman dito. Solid, solid yung mga punchline. Wala ka! Tapos astang hustler pa to sa kanta, kala mo talaga may negosyo siya. Nagpalit pa ng pangalan, ano kala mo si Honcho ka? Wala naman pambayad sa studio, kaya tunog lang tayong audio niya. Biruin ni producer mo, nagpabasbas pa, mapalayas ka lang, demonyo ka! Ha? Yung di ko alam kung yung Honcho na sinasabi ni Zaki, ni Romano dito is si... si... Boss One sa XB. Hindi ko alam kung yun yung sinasabi ni Romano dito. So, yun. Ang lakas ng rando ni Romano. Tang ina. Doon pa lang busog na ako sa mga bara na yun. Ang lupet. Kasi eto yung tipong matapobre sa battle pero in real life pala mo din. Di ba nangutang ka kay Mike Sweet? Tapos hindi mo binayaran. Walang piyansa ang makulong sa nakaraan kaya nagpalit ka ng pangalan. Alam niyo yung mga pumuga sa Alcatraz? Wala yung sinabi sa yung galawan. Kasi ito hindi lang kulungan, kahit utang, kayang takasan. Ha? Kaya tulad ng una kong nakalaban, sigurado baon ka. Hindi man lang nakalaban, pero naranasang tumumba. Ano, igaganti mo yung bata? Sige, ransom palag ba? Pero para saan pa yung ransom kung yung bata patay na? Oh, oh my God! Lakas. Ang lakas. Last ng Romano dito, guys. Sobrang linaw ng mga bara, sobrang linaw ng mga punches, direkta kay Zaki yun. Nagustuhan ko yung timpla nung round 1 ni Romano. So, bibigyan ko ito ng 10 points. Sobrang lakas, pati yung mga haymakers, ang dami. Siguro na-count ko dun, mga 3 or 4 yun, o baka nga 5 pa yun. Tapos yung mga punches na pasundot-sundot, tangin, ang sakit din nun. Yung pagka-spit niya ng lyrics niya sa buong round, solid. Walang choke, walang starters. 10 points kay Romano doon para sa akin. So, Zaki tayo. Yo! Impersonator daw ako. Yes. Halatang mababaw ang utak. Ako yung impersonator pero ikaw yung nabuking na nagnanakaw ng sulat. Yo! Sa lahat ng battle rap fan na halatang mababaw ang utak. Ako yung impersonator pero ikaw yung nabuking na nagnanakaw ng sulat. Yo! Sumasabot si Romano dito. Wait lang ah. Sumasabot si Romano. Tignan natin. Lahat ng battle rap fans na nagbabalak manood ng live battles in the future, yung expectations nyo iseset ko lang. Tangina ang pangit ni Romano sa personal! Oily yung muka, puro acne at pores, nagpas 100 yung pimples, straight yung katawan, tapos malaki yung chan, parang seahorse. Magaan yung lyrics, tapos katawan niya heavy gut. Malungkot siya araw-araw kasi titi niya'y natatakpan ng dambuhalang belly fat. Kaya yung misis mo, never mong nasatisfy, palagi siyang pwisi. Yung reaction ng misis mo tuwing nakikita niya yung titi mo, parang adlib ni Travis ka. It's lit! isa ka sa pinaka-wack at boring na battler! Plus, taglay mo yung pinaka-annoying na accent! Kung pakikinggan ng diction, bro, you're the worst! Halatang hindi ka edukado pagdating sa choices of words! Yeah! Wala kang breathing! Magpakita ka naman kahit 1% na hiya. Di ka pwedeng i-market kahit parang palinkero ka magsalita. Son of a bitch! Ihudi puta! Anak ka ng pokpok! Tumaba ka lang! Pero adik ka pa rin! Di mala... Eh na, ang kulit nung ano... Ewan ko, parang... Wait lang, ina-absorb ko ba yung mga bara ni Zaki? Pero ang napansin ko kasi...
sumasabay si Romano. So ibig sabihin na pre-predict niya yung mga sasabihin ni Zaki. Magaling, pero pandidistract kasi yun eh. Tignan natin na. Ulitin natin. Magpakita kung pakikinggan ng diction, bro, you're the worst. Halatang hindi ka edukado pagdating sa choices of words. Yeah! Wala kang breathing! Magpakita ka naman kahit 1% na hiya! Di ka pwedeng i-market kahit parang palinkero ka magsalita! Son of a bitch! Ihudiputa! Anak ka ng pokpok! Tumaba ka lang! Pero adik ka pa rin! Di malabong matos! Kailangan mong umayos dahil pag kanyang demeanor off! Sampalin ko to na parang Kiefer Bros! Kung tinalo mo yung Nico ng gapo, pues, dito, bats yan! Kung nakalusot ka sa Nico, yung Nico Masvidal! Baka sabihin mo yung... Nico Masvidal? Okay, hindi ko mag-guess kasi ang kilala kong Masvidal kasi si Gamebred sa UFC. Sa UFC. So, hindi ko kilala yung ano, style, yun lang. Baka Nico ng gapo, pues, dito, bats yan! Kung nakalusot ka sa Nico, yung Nico, Masvidal! Ayun pala yung wordplay, fucking ena. Okay, nagets ko na. Yung Nico, Masvidal, ni pala is tuhod. Okay, yun na, si Masvidal nga si Gamebred sa UFC. Yun nga yung tinutukoy niya. Ang ganda nun. Parang pinakinggan ko pa ulit bago ko mag-gets. Ang ganda nun. Yung Nico Masvidal. Ang ganda nun. Solid yun para sa akin. Yan! Pag kanyang demeanor off, sampalin ko to na parang Kiefer Bros! Kung tinalo mo yung Nico ng gapo, pues, dito, bats yan! Kung nakalusot ka sa Nico, yung Nico, Masvidal! Baka sabihin mo yung... Okay. Baka di nyo mahanap yung laban na yun, yung Masvidal. So, search nyo na lang, it's Masvidal vs. Askren, Ben Askren. Ayun, after ng bell, pagkatunog ng bell, siguro mga 5 seconds lang, tapos na agad yung laban. Kasi dahil nga tinuhod ni Masvidal si Ben Askren. Knockout agad yun. So, tignan nyo yun. Panoorin nyo yun. Hindi ako sikat. Ako ay unknown. Ayos lang. Basta pamatay ang rap flow sa battle. Magiging heavyweight na parang John Jones. Meron siyang million views na battle. Pinagyayabang ng todo. Congrats! May milyong nakasaksi kung gaano ka kabobo na-expose yung pagnanakaw mo ng bars. Di mo kinayang madepensahan. Kaya di ka nakalusot sa batas na parang nasintensyahan. Totoo, nagnakaw ka ng bars at yun ay klaro. Anong excuse mo doon? Hinira mo lang yung bar? Baro? Gago! Di ba kayong mga 3GS nagpapasahan kayo ng sulat? Sarap mo tagain! Anong silbi nang may nagpapasa sa'yo ng sulat kung yung nagpasa, tanga rin? Yeah! Di ko to kailangan seryosohin. Biyak to sa mga jokes ko pa lang. Di ko na rin kailangan banggitin pagiging squatting mo kasi obvious naman! Usapang choke, ikaw ay namumuna sa category. Sa kakanakaw mo ng files, naubusan ka ng memory! Kaya tanggal hangin nito pag sinakal ko na ang throat. You're biting more than you can chew, kaya di malabo na mag-choke! Yo! Ang hirap nung round 1. Mahirap na yung round 1. Bigyan niyo ako ng konting time para mag-isip. Wait. Ina-absorb ko pa. Kasi ang hirap niya i-judge ng biglaan. Kasi may mga sabat-sabat si ano. May sabat-sabat si... Tawag dito? Si Romano. And para sa akin kasi, alam niyo naman yun, di ba? Kapag may mga sabat-sabat na ganun, nililess ko yun sa puntos. Pero tinatansya ko muna kung yung pagsabat ba ni Romano is
yung pagsabot ba ni Romano doon sa round ni Zaki is ganun kalak, ganun ka-effective doon sa round ni Zaki para i-less ng 1 point. Wait lang ha, medyo mahirap to. Kay Zaki muna tayo. Kay Zaki, para sa akin, malakas, malakas yung round 1 ni Zaki, pero hindi niya nahikitan yung ano, yung round 1 ni Romano. Feeling ko mas maraming mga haymaker si Romano doon, siguro ayun nga sabi ko mga 3 to 4 or 4 to 5 yun. Pero ang bilang ko naman kay Zaki siguro around 2 3 or 3 to 4 lang, parang ahead si Romano ng 1 haymakers sa punches. Although mas malakas naman yung parehas yung both MC sa mga punches, pero mas nagustuhan ko yung mga punches ni Romano doon. So sa 2 categories, Romano na ako doon. Sa delivery, walang duda, Zaki yun. Sa skills na slant rhyming, Zaki pa rin yun. Pero ayun nga, na medyo nagkakainitan sa round 1. Tapos bibigyan ko ng 9 points si Zaki eh. 9 points kasi nga yun, feeling ko nagkulang sa mga hindi niya natapatan yung power ng round 1 ni Romano. Pero dahil nga may pag-distract si Romano, sumasabat siya, ileless ko ng 1 point yun kay Romano. So yung round 1 itatabla ko sa halip na ibibigay ko kay Romano na in favor of 10-9. Pero dahil na may pagsabat ng ganun, may pandidistract. Tournament kasi to, kailangan natin makita yung mga ganung angulo. So, ileless ko yun kay Romano. So, 9. Nagiging 9 si Romano. Ang binigay ko kay Zaki is 9 din. So, ayun. Tabla ang round 1 para sa akin. Nakapag-isip na ako. Nakapag-clear na sa akin yung round 1. So, I think na-explain ko naman sa inyo na maayos. So, tabla sa akin yung round 1. 9-9. So, round 2 tayo. Yo! Woo! Sobrang init sa sunugan! Sampal ko kaya sa mukha mo, tuter na! Tulak ka ng tulak, inkina ka, halatang pusher ka! Diba? Panis! Yo! Mainit nga to! Mainit, nagkakatulakan, nagkakapakyuhan. Sobrang init sa sunugan! Sampal ko kaya sa mukha mo, tuter na! Tulak ka ng tulak, inkina ka, halatang pusher ka! Diba? Panis! Yo! Tangina yung ngayon? Pwes eto, pure freestyle. Yo! Wala kasi akong magawa. Kaya gusto ko na lang sanang magawa yung mga hindi niya nagagawang gawain. Tinatamad ako sa yung maghanda. Kaya yung paghahanda ang pinaghahanda ko para sa akin. Hindi ako magbibitaw ng babala. Hahayaan kong yung babala ang magbabala na huwag mamain dahil sa sobra kong pabaya. Napabayaan ko na rin magpabaya sa laban namin. Tang ina mo, no match ka sa akin. Kasi ikaw yung energy drink na C4. Ako yung C4 na bomba. Ikaw yung shotgun sa Momay, ako yung shotgun na kay Kurt na Toka. Ikaw yung caliber sa DC, ako yung caliber Glock na pistola. Ikaw yung AK sa Saki, ako yung AK-47 na Kalashnikova. Ha? Na Kalashnikova! Doon pa lang, sa simpleng kumparahan, nito agad kung sino sa amin mas higit. Si Lep, Ibet, Gibet, Diket. Sana tong laban tumarunong pala mag-isip sa sobrang talino sa freestyle. Naging bobo sa written, ulo yung talino mo, pilit. Panay bida sa kakarampot na talino, pero yung gagundok na kabobohan iginigiit kasi. Kumusta naman nung niray mo yung lifespan sa bahay, kakay? Baka mamaya, yung life goes on, iray mo sa bahay ko. Damuho! Baka mamaya iray mo sa
Bahay tubo, damuho! Kahit man lang sana sa punching, matuto ka! Bukod sa ang panik mo na tumugma pagdating pa sa timing, nauuna! Ang hilig nito mag-rhyme scheme kasi yung rhyming, nakasusuka! Ang bagay sa putang ilang to, maging ka-tag team ni Puuda! Pero congrats! Kasi binoto ka ni Luni. Ba't kaya pa binoto ka ni Luni? Eh kung nag-rap putang ina, parang na-stroke ka pa nga dun. Hindi ko alam kung binoto ka dahil sa bars o baka sa smoke mo na baon. Pero isa lang talaga ang dahilan kung ba't binoto ka ni Marlon, mukhang pera nga eh. Natural, piliin kayo yung ransom. Kasi putang inang to, champion. Yo! Kasi putang inang to, champion. Laman ang utak mukhang hangin. Yung mga ganyang kampiyon sa alimpusa lang sa lugar namin. Kaya pag kinumparay ka Banatuan sa Pasig, tanginamatik na to. Natural, paboran ka. Puro taga-Pasig kayo. Kasi simula nang binoto to ni Luni Abrapex Ron, tong ex-con, abay lumabang ang damuho. Akala ko, yo, kasi mula nang binoto ni Luni Abrapex Ron, tong ex-con, abay lumabang ang damuho. Kala ko yung patong sa ulo, lumaki. Lumaki lang pala yung nakapatong na ulo. Nagyaya bang kaporket binoto ka? Pero hindi ako saludo. Tingin ko sa putang ilang to si Joseph kasi yung apat na ang tumo. Magaling kang upal ka! Ha? Yo! Kasi yung apat... Yo! Tangin na, wait. Kasi yung apat na ang tumo! Ha? Wait. Sana lang lang. Wait. Yo. Kasi yung apat na ako tumo. Tangina mo kasi ututo ka. Sayang, lakas yung sabi mo. Tangina mo naman. Yo, kasi yung apat na ako tumo. Kasi yung apat na ako tumo. Gagay sa gagay. Ayan yung hype. Laps ka lang, hype ka. Kasi apat na ako tumo. Kasi yung apat na ako tumo. Kasi yung apat na ako tumo. Kasi yung apat na ako tumo. Pero anong pakiramdam na tinalo mo na si MD mo pa rin ramdam na ikaw ay MC? Kasi bitch ka lang gago. Liyan pass lang pagkat iwan ka pa rin doon sa Paulo. Bukod sa arson, tsak robbery din ang kaso. Kasi sinunog mo na yung bahay, ninakawan mo pa ng panalo. Kaya panalo, kampay sa kidnapper na mag-iiwan ng kataga. Pag sinabi kong taas kamay, ay walang ikilos ng masama. Sa pinapaikot nating tagay, magkasunod tayong dalawa. Kaya after ng shot sa'yo, tang ina mo, tapos ka na! With GCash Jr., you're ready to play and access gaming credits. Okay. Nanghinayang ako dun sa round ni Romano kasi... Sabi ko, yung hype, andun na. Tapos nagtuloy-tuloy naman siya. Sabi ko, bibigyan ko na naman to ng perfect 10 si Romano. Nasa isip ko na yon, sabi ko, 10 to. Para sa akin, 10 to. Pero, na-blackout siya dun. Tangina, totally choke yon. Ang tagal, siguro. Basta ang tagal ng choke niya. Binaba ko siya sa hanggang 7. Pero... Trignan ko ulit yung round, yung bago siya mag-choke, sobrang dami yung mga punches dun, diba? So, inangat ko siya ng 1 point. So, ayun, from 10 dapat, kung hindi siya nag-choke, 10 yun, bibigay ko yun ng 10. Pero, dahil nga nag-blackout, binaba ko siya ng 7 kasi alam niya naman score ko kapag nag-choke, diba, ng matagal. Kahit perfect round pa rin niya, kahit perfect round yan, basta nag-choke ng matagal. Binababa ko na 7. Pero props dun sa first half ng linya, ng round niya. Sobrang daming punches dun. So, bibigyan ko yun. Credits ko pa rin yun. Bibigyan ko yun ng 1 point. So, ang round 2, para sa akin, 8 points kay Romano. From 10 to 7 plus 1, 8. So, ayun yung hatol ko dun. Ang ganda sana. Sobrang ganda sana. Tapos, okay. So, 9, tsaka 8,
round 1 and 2. Tapos yung kay Zaki, sabi ko nga, hindi ako biased na judge, na online judge. So yung ginagawa ni Zaki kanina, sumasabat siya, na tapos nandidisak siya yung choke daw. Mamaya, ilaless natin yun. Kung ano yung magiging puntos niya dito sa round 2, ilaless natin yun na 1 point. So tignan natin. Kino-question niyo yung judging niyo. Bakit daw ako binoto? Yung pagkapanalo ko, hindi mo ma-feel. Bakit ako binoto ni Looney? Tawag doon, real, recognize, real. Yung asawa niya, pinag-aral niya ng college. Binayaran niya yung tuition hanggang sa makagraduate. Pero it seems na wala siyang natutunan, sa tingin ko, tanga siya. Dahil kung totoong nagkalaman ng utak, dapat iniwan ka na niya! Yeah! Asawa nito, thick. Thick ba lang? Provider tingin niya sa'yo. Hindi husband. Pagmamahal niya'y merong kapalit, parang anak ni Tony Stark pag nag-I love you, 3,000. Niloloko ka lang niya! Yeah. Marami ng signs na kanyang pagkapoktoplikas. Nagpapakita siya ng maselang bahagi ng katawan sa iba, parang teacher sa biology class. Yung intro song niya sa flip top, tang ina mo, tang ina niya, tang ina niya, oo, lahat na. Pucha, anong trick ba yan? Kung ganun lang palang intro song mo, dapat beat na lang! Puro bad words ang gamit nitong bad breath. Mga moves niya, di ko trip. Yung pagmumura mo sa kanta, ang proof na ikay cheap! Kaya anong silbi? Kaya anong babanat mo sa akin? Wala ako sa flip top? Todo mo na yan? Anong silbi nang nasa flip top ka kung bobo ka naman? Tapos pupunahin yung sulat ko? Kesyo, di ako tumutugma. Kung di ako tumutugma, eh bakit di kayo umuubra? Palibasa, nilarayin nyo pa rin yung sulat sa ulat, yung utak sa gubat. Maluwang na tornilyo nyo! Screw that! Written ko parang koka. Mataas ang worth ng lines. Aking verse at rhymes. Versatile! Habang ikaw, nag-stick ka sa pagiging basic, paulit-ulit na routine. Nanatiling karaniwan sa improvement mo, hindi ka nag-commit. Kaya ngayon, alam ko na kung ba't galit ka sa unique! Di ba may beef? Tangina. Galit ka sa unique. Galit ka sa unique. Si unique ko yung sinasabi niya dito. Tangina, solid. Solid guys, solid. Kaya ngayon... Wait lang. May sumabat si Romano doon, pero hindi pa naman worthy yun sa 1 point less. So tignan natin, if sumabat pa siya ng sumabat, siguro ibabawas ko na naman siya. Pero yung isang sabat na yun, wala, hindi pa yun worth it, ibawas sa point, sa score ko doon kanina. So yun, okay lang, okay pa yun. Ngayon, alam ko na kung ba't galit ka sa unique! Di ba may beef kayo ni Unico? Sa battle, puro parinigan at patama ang agenda. Yung beef nyo, parang tapas ang mumurahing tapsilugan. Tang ina, walang kwenta! Nasasapawang ka na kasi. Kaya biglaan kang na-upset. Hindi si Fluvert ang kalaban. Pero nakaramdam ka ng threat! Hinamon niya ako nung last battle niya. Sabi, ilabas na daw yung ransom. Huwag mo na... Ano yun? Para sa rating? Huwag mo na isipin yung ransom at tupagi mo yung piyansa ni J. King! Nabanggit ko yung katandem. So ano, galit ka na agad? Eh di ba nung battle ko kay Harlem, dinamay mo si Wantamad? Ano na? Di ba? Di ba nung malaya pa, pinakinabangan nyo siya? Nung nagka-problema at nakulong, pinabayaan nyo na? Di ba bayaw? Hindi lang kayo grupo, mas higit pa kayo sa pamilya? Eh bakit nung fucked up na? Di na kayo nagpakita! Nilimot lamang siya nung nagkaroon ng offense. Binilog lamang siya ng kanyang circle of friends. Hindi. Ang lakas nun. Yun yung pinakamalakas na haymaker na napakinggan ko sa round ni Zaki. Ay, na solid nun. Siya ng kanyang circle of friends! Hindi ko hangad! Insultuhin si J. King. Maliwanag naman. Kinalimutan nyo na kasi si J. King. Pinaalala ko lang! What? Yo! Lakas, putang ina. Okay. Ang gulo ng battle na to.
sobra. Okay. 10 points pero kay Izaki. Walang duda, sobrang linis ng performance. Sobrang lakas ng power. Tangina, sobrang solid tol. Wala akong masasabi doon. Ang lakas ng round. Mas malakas ng round 2 niya kaysa doon sa round 1. Siguro kaya ganun. Haymakers po ta sunod-sunod. Tapos yung pinakamalakas na siguro I think one punch KO. Yung binilog ka lang ng mga kaibigan niya, circle of friends, yung ganyan-ganyan. Solid nun. Ayun. Ano, sobrang solid ng battle na to. 10 points bibigay ko kay Zaki dito, pero yun nga sabi ko, may pagsabat siya dun kanina. So, ilalas natin yun. So, ayun. Less 1 point kay Zaki. Dahil sa pag-distract niya, yung gumagalan siya. Okay. 9. Bali, from 10 to 9. So, round 1, tabla. Para sa akin, 9 points yun. Tapos, round 2, 9-8 in favor of Zaki. Tignan natin yung third round kung ano mangyayari dito. Kung makukuha ba ni Romano yung third round or ito 2-0 na to ni Zaki. So, tignan natin. Solid po siya. Si J. King, pinaalala ko lang! What? Yo! Yo! Atsok ka na ulit, hindi ka manalo. Yo! Pati si J. King, dinamay! Pag ito, tinuktukan ko, tsak magkakapobya to. Ibahin mo yung samahan namin ni J. King sa samahan nyo kasi binenta ka ng sariling tropa mo. Tanginang to. Ano? Yo! Pinagtanggol niya si Chris! Ay, si Bromdi. Tanginang mo kasi. Barrel in. Choke na naman si Romano dito. Tignan natin yung mga habol. Yo! Putang ina mo! Dito, ewan ko kung if ma-spit niya yung round 3, ewan ko kung mababawi niya pa yon, pero tignan natin. Choke si Romano dito tol, sobra. Tangina ka, dinamay mo pa yung asawa ko. Hindi ka naman naaabot sa semis. Pag nakita ko, tutuktukan ko yung parehong asawa niyo ni Elvis. Saklap na ito. Total choke. Yo! Ang inaasin na kalusot na to sa unang round. Pero di pa rin yan makaka-score sa akin kasi panay lang yung pabibo. Tangina. Tulad ng battle niya sa totoong buhay ay sanay na yung masiro. Tangina, hindi lahat na dadaan sa dasal. Kaya huwag ka magpakasantino. Biktima sa laring yan ang pinagkaiba natin dito. Ako'y positibo, kinilala, ikaw nakilala lang sa pagiging positibo. Takin, hindi niyo gayahin, tumaba na ako. Kasi pag doon ako nagpaluto sa mi... Kasi lagi akong busog sa misis ko. Pag doon ako nagpaluto, kumpleto Ricardo. Sobrang sarap. Kasi pag doon ako nagpaluto, panalo. Sobrang lakas ko na nga kumain eh. Kasi pag doon ako nagpaluto, ganado. Habang ito, hindi makakain kasi paluto, sigurado. Okay na? Judge pa ba natin yon? So, totally choke yon, blackout yon. So, 6 points para kay Romano. So, ang final score, 9-8-6. So, 17 plus 6, 23 points para kay Romano. Tignan natin si Zaki.
Sana yung mga retail mo, no? Sinakulo mo ba yan? Mamaya pag uwi mo, dun sa misis mo, magpaluto ka na lang. Tsaka yung, ganda sana yung round one mo eh. Kaso yung sumunod, pangit, tanga. Baka pag di ka nila binoto, magalit ka pa. Yo! Sa kakadick ride! Sarcastic yung rebat na yung utang, ina, dupet. Yung career mo nag-decline, gets mo na yan malamang. From Isabuhay Finals to Dos Por Dos Semis, ngayon second round ka na lang. Yeah, buranak at walang balanse, kaya yung career mo sumemplang. Achievements mo yung pababa ng pababa, parang spaghetti ng sex bump. Parang kang nagpadyak sa stationary bike, wala kang narating. Pasalamat ka na lang kahit bobo ka, binabayaran ka pa rin. Umaasa ka pa magkampyon, ulul! Balat mo ulay crinkles. Di ka magkakaroon ng ring. Magkakaroon ka lang ng wrinkles. Hinabaan ko ang patience. Matyaga ako dedicated. Mga rap mo ay pang caveman. Style mo ghetto dogs. Ako top dog entertainment. Yeah. Pag may gig mga kagrupo niya, inaagawan at ginigit-git. Balibhasa na iinggit. Para kang Israel kapag may racket. Kaya mo ma-intercept! Sa gandang kanyang kakupalan, kaya dapat abisuhan. Ang pangit mong kasama, parang makoy sa inuman. Presensya at boses pa lang, nakaka-bad trip. Di ka tunay meron kang ugaling plastic, kaya walang dumidikit sa'yo. Kawaling non-stick! Di ba galit ka sa atin ni Lumi? Ano, itatanggi mo pa? Minsan, try mo din mag-iha. Inisyo ang puta. Uy, ba't kanina nung round mo, tahimik ka? Ang round mo nakikisalto. Di ba galit ka sa akin ni Luni? Ano? Lakas nun. Tatanggi mo pa? Minsan, try mo din mag-iha. Inisyo ang puta. Uy, ba't kanina nung round mo, tahimik ka? Ang round mo nakikisalto. Di ba galit ka sa akin ni Luni? Ano, itatanggi mo pa? Minsan, try mo din maging honest. Galit ka kasi pinauwi ka niya nung nag-positive ka sa swab test. Sawa na sa'yo ang tao kasi sakto at basic ka lang. Battle ko inaabangan parang album ni Kendrick Lamar. Di sapat na pampanalo mga barang di kumpleto. Tanging highlight ng karir mo ay yung chamba mo kay Delo. Nung last battle ko, biniya ko si MZite sa brutal na duelo. Nung last battle mo, siniba ka ni Gerald parang Julia Barreto. Nung battle niya kay Gerald, lumabas ang pagkabulaan. Meron kayong pag-uusap pero di ka tumupad sa usapan. Wala daw damayan ng pamilya. Yun ang bitaw ng pangako. Pero nung battle na ng damay ka, tigas ng mukha mo. Gago rin ako. Pero si Romano malala talaga. Eto yung tipong pinakain at pinatira mo na sa bahay, nanakawang ka pa! Kaya ang maniwala at magtiwala kay Romano, absurd. Meron kang man sa pangalan, pero di ka man of your word. Yeah! Hindi tunay ang pagkatao mo, ikaw ay kupal na aktor. Kung dati basta gato, bano, ngayon basta abanatuan, traitor! Isa pa! Hindi tunay ang pagkatao mo, ikaw ay kupal na aktor. Kung dati basta gapo, bano, ngayon basta kabanatuan, traitor! Body bag! Judging pa ba? Tangin ang lakas. Ang lakas nung sake dun. Ina. Tama nga yung sinabi niya doon. May judging pa ba? Iskoran ko pa ba yun? Matik yun, 10 points kay Zaki. Tain na, sobrang lakas nung ano, round na yun. Pataas yung power ni Zaki from round 1, umangat from round 2, tas umangat ulit from round 3. Pataas yung performance. Tain na, sobrang solid nun. So, final score, 10 points kay Zaki dito sa round 3. So, 9-9, 9-9-10,
28 points. From 28 points sa buong rounds ni Zaki kay Romano naman, 9, 8, 6, so 14, 23, so 28 to 23 in favor of Zaki. Sa rounds naman, round 1 para sa akin tabla, in-explain ko na kung bakit tabla. Round 2, ahead si Zaki doon ng 1 point sa halip na 2 points kasi nag-less ako doon dahil nga sa pag-choke. Na-explain ko na rin yon, kaya 9. So, round 1 tabla, round 2 Zaki, round 3 malinaw, Zaki yon. So, ayun. So, tignan natin kung may kaparesay na hatol sa mga judges. So, let's go. All right. Damn, that was crazy. You guys okay? That was dope. Yes, yeah, shake hands. Thank you very much. All right. We got the judges in. It's 5-0. Zaki. Let's take this to the judges. And I want to give a big shout out to the things that we're all. Mainit yung laban sobra. So, ito na, moment of truth. Tignan natin kung may kapares tayo na hatol sa battle. Pero sobrang solid ng battle na yon. Tapos, na-astigan naman ako nung nagkamain sila. So, sports. Pinaka laban na round para kay Romano is round 1. Mm-hmm. Pero kahit sa round 1 na edge ni Zaki, para sa akin, sobrang dami ng punchlines, metaphors, at kung ano-ano pang masisilip sa ginawa ni Zaki sa araw na ito. Kaya replay, rewind, watch it sa Sunugan channel. Zaki, this one. Yeah. Overall na si Mike. So, Abra. Yo. Grabe, sobrang init ng matchup. Kita-kita nyo naman, simula pa lang ng laban, bakbakan na sila. Talagang nakita mo kung gaano kainit ng laban. Kaso, although bakbakan sila ng sobra, si Romano parang umabot lang yung enerhiya ng yung apoy niya hanggang gitna ng second round. Habang si Zaki, palakas ng palakas. Yung mas na-establish niya yung itong pinapakita niyang kung ba't pinagdududahan yung rhymes. Pero yung bakit gumagana, putang ina, lupit nun. Makulay. Sobrang kulay ng rounds ni Zaki compared dun sa mga naibuga ni Romano. Siguro dahil hindi niya nabuga lahat. Pero para sa akin, nag-edge talaga dito, na outclass ni Zaki si Romano sa laban na to. Overall na si Abra, guys. Hindi natin naamin yan. Overall. Magandang hapon po. Ako po si Ron Henley. Sa laban na yun, sobrang lakas. Di lang lirika lang. Kakatulakan pa kanina. Sobrang init. Malakas yung narinig ko rin ng mga bao ni Romano nung round 1. Pero si Zaki, minaintain niya yung enerhiya niya ng round 1, round 2, round 3. Yes. Sayang lang yung kay Romano na hindi niya na ituloy-tuloy yung mga banat niya. Pero itong laban na to, bibigay ko yung boto ko kay Zaki. Yun. Overall na rin si Ron. Okay. Yun, no? Yun, Apex nga pala. Ang init na laban nun, grabe. Parang nakagigil nga siya pag pinapanood. Yung round 1, yun siguro yung pinakadikit na laban. Pero para sa akin, parang nakuha pa rin ni Zaki yun. Maganda yung ender ni Romano, pero parang sunod-sunod yung mga two-liner ni Zaki dun. Yung Nico Masvidal. Tapos yun nga, yung second round, yung binibilog, Circle of Friends. Tapos yung mga third round pa niya, yung mga rebat. Yung mga freestyle niya, ng bakit yung round mo, tahimik ka, bakit yung round ko nakikisali ka, mga ganun. Mga ganun sundot, pupuntos yun. Basta yung third round niya, ayun. Siguro, ayun niya, lahat ng rounds nakuha niya. Zaki, congrats. Yeah. So lahat ng, para kay Apex naman, lahat ng rounds nakuha niya. Saan kasi tinabla ko yung round 1 talaga, para sa akin. May explanation naman ako doon kung bakit ko siya tinabla. So, ayun, round 2 and 3, malinaw naman yan, Zaki. So, isa na lang, si Luni na lang, ata. Okay, Luni. Basta, Luni, binoto ko si Zaki. Round 1, nahirapan ako sa round 1. Nalakasan ako sa round ni Romano doon, yung linya niya na hindi na kailangan yung ransom kasi patay na yung bata.
ang lakas nun. Pero si Zaki, tinapatan niya rin yung round 1 ni Romano na yun. Para sa akin, parang tabla lang yung round 1 nila. Round 2 naman, malakas pa rin si Romano, yung first half nung round 2 ni Romano. Pero nag-choke siya sa may bandang, medyo mahaba-haba yung choke ni Romano doon. Maganda sana yung material niya. Round 2, mas lumakas pa si Zaki. Para sa akin, yung round 2 nakuha ni Zaki yun. Malinis. At sa round 3 naman, at yung round 2, andun yata yung linya na circle of, binibilog ka ng circle of friends mo, antindi doon, galing kay Zaki. Marami pa eh. Sobrang intense nung battle. Hindi lang yung words nila yung pinapanood mo, pati yung body language nila kung paano sila magbanggaan. Kaya talagang, ang dami mong kailangan i-absorb nung senses mo eh. So, mataas yung replay value ng battle na to talaga. Sa round 3 naman, yun yung pinakamalakas na round ni Zaki. Yung linya na ini-intercept yung racket, Israel, grabe yun. Galing nun. Yung Iron Dome reference, atindi nun. Round 3, malinaw na kay ano yun. Nag-choke ulit si Romano dun. Yun nga, katulad nung huling battle, nag-choke si Romano, nanalo siya, pero isang round lang yun. Dito, unfortunately, 2 rounds siya nag-choke. So, yun nangyari, parang si Romano, pinakamalakas niya yung round 1, tapos pahina siya ng pahina. Yeah. Si Zaki naman, pinakamalakas niya yung round 3. Kumbaga, pataas yung enerhiya nung kay Zaki. Kaya kay Zaki... Pares kami ng boto ni Looney. Shit. Hindi ko ina-expect na sa 4 na judge, wala akong kaparehas. Pero itong kay Looney pa yung nakaparehas ko na na boto. Happy ako doon, guys. Noong round 1, tabla. Round 2, Zaki. Round 3, Zaki. And ano sabi ko doon? Si Zaki, pataas yung power. Yun din yung nakita ni Looney. Natutuwa yung puso ko doon. Nakaparehas ko si Looney sa judge. Okay. Zaki tong laban na to. Round 1, tabla. Round 2, round 3, malinis kay Zaki. Yes. Happy ako. Nakaparehas ko si Looney sa judge talaga. So, ayun. Doon pa lang, panalo na ako. So, ayun guys. Tapos na natin yung battle ni Zaki vs. Romano. Mag-advance na tayo sa semis. It's Zaki versus Lip Cram, tapos Pistolero Unico. So, ayun, ito na yung napanood ko sa yung napanood ko na battle, yung Lip Cram versus Zaki. Sobrang ganda ng laban na to. So, umpisa na natin to agad. I-judge na natin to agad, panoorin na natin to agad right after this. So, ayun, kita-kits. Zaki, congrats. And wala, natutuwa lang ako. Sobrang natutuwa talaga ako kapag may mga kapares akong comment as online judge dun sa mga actual judge. So, I'm happy. Nasiluni pa yung kapares ko. So, yun. Guys, thank you. See you sa next review. It's sa semis na tayo. It's Zaki versus Lip Cram tsaka Pistol Unico. Magagandang laban yon. So, umpisa na natin yon right after this. So, ayun lamang ako magkita-kita sa next vid. Peace out.